Isa po sa mga sinampahan ng kaso na itong si Senator Antonio Trillanes. Ang kasong isinampa ay drug smuggling dito sa mga taga Davao. Sa parting yan talaga, ano ho? Kung hindi usapin ang droga, problema sa droga, problema sa baha, problema sa kalamidad, problema ng mga Chinese illegal or illegal Chinese kung ano man, worker dito sa atin. At marami pa pong ibang illegal na naririnig tayo tungkol sa Davao. So kung ang impression ng Davao ang pag-uusapan, negatibo, hindi maganda, mali. Yung mga binabalandra nila sa social media na kuno ay safest city, most progressive city, yun po ay pawang kalokohan lahat. At nagpauto naman itong mga taga Davao. Kawawa, no? Kasi yung ibang taga Davao, siguro hindi nila alam kung ano yung tinatawag na progress sa iba't ibang panig ng ating bansa. Yung mga taga Davao, ang pakiramdam ko, sila ay katulad ng mga tao sa North Korea na naka-confine lang dyan sa Davao. Okay? Sunod-sunuran sa kanilang mga leaders. Pero yun nga, salat sa maraming bagay. Nakakaawa rin. Mga kababayan din natin yung mga yan. Good luck. Oh, eto. Yung kasong yon. Nagsalita na etong si Duterte, Pulong Duterte, Paolo Duterte, at yun nga, yung asawa ni Tambaloslos na si Attorney Mance Carpio. Kasunod nga ng isinampang kaso or drug smuggling case laban sa kanila ni Senator Antonio Trillanes. At ngayon, meron. Ayon sa dalawa, nahaharap pa nga si Trillanes daw sa kasong libel na isinampa laban sa kanya dahil sa mga pahayag nito. O you see, ang kinahaharap naman na daw si Trillanes ay mga libel cases. Ano na? Umuusad ba yung mga libel cases na yan? O, di ipursigin nyo kung talagang tingin nyo ay yung mga yan ay itong ginagawang ito na Senator Trillanes ay paninira sa inyo. Go! Kasuhan nyo ng libel. You see, wala rin kayong or wala kayong pwedeng i-counter file na mas malalang kaso kay dating Senator Antonio Trillanes. O bakit hindi nyo kasuhan kung meron kayong nakitang anomalya rin? Okay, dahil itong mga kasong isinampan niya laban po sa inyo ay mabigat. Talaga pong mabigat. Tignan natin kung ano yung pahayag na itong asawa ni Tambaloslos. It is appalling that former Senator Trillanes is trying to revive his accusation against me. Hindi naman siguro pwedeng sabihin na ni-revive lang. Dahil ang totoo niyan, nag-aantay lang ng pagkakataon, tamang tiempo etong si Senator Antonio Trillanes. Dahil alam niyo naman, alam naman natin na nasa pwesto ang ama netong mga ito. Kaya wala talagang puwang, hindi talaga pwedeng makalusot at umusad yung kasong yan ni Senator Trillanes. Nakahanda na yan. Nagantay lang po ng pagkakataon sa Senator Trillanes. Okay. Nire-revive daw. Congressman Paolo Duterte and what he calls the Davao Group. For involvement in illegal drugs, when a Senate inquiry he himself took part in found no reason to recommend our indictment. It is understandable that a spent force like him would like to boost his political stock. Yan. Yan naman madalas ang rason na itong mga kinakasuhan dating or ng dating senador nga na si Trillanes. Dahil nga daw babalik sa politika, yan din po ang pinapakalat ng mga diehard. Nag-iingay daw si Trillanes dahil nga papasok muli sa politika. Yan daw ang totoong rason na itong si Trillanes. Ang babaw naman. Dahil baka naman kasi ganyan din kayo. Yan talaga kayo. Na dahil sa politika ay kayo'y mag-iingay, gagawa ng kung ano-anong issue, kalimitan, magdadrama. Yan po ang forte na itong mga Duterte. So huwag niyo pong iba to kay Senator Antonio Trillanes yung inyo pong gawain bilang mga politiko. But it is deplorable. Ah, ito. It is understandable daw that a spent force like him would like to boost his political stock by grabbing the headlines. Parang labo naman. Diba? But it is deplorable that he would do so at the expense of innocent people. Kalokohan.
Kayo po ay mga taong kilala na mahirap banggain, kayong mga Duterte. Pero bakit kaya matapang si Senator Chulianes? Hindi kaya dahil nasa panig siya ng tama? Dahil meron siyang mga pinanghahawakang matibay na ebidensya? Dahil siguro kung ang isang Senator Chulianes ay isa rin sa mga taong takot sa inyo, okay, dahil nga sa power niyo, mga Duterte, abay, talagang magdadalawang isip. Pero lalo siyang tumatapang. Bakit? Dahil alam niya na nasa panig siya ng tama. Dahil alam niya na merong dapat ipaglaban. Ganun po ang pagkakakilala ng karamihang matitino nating kababayan sa isang Trillianes. Mr. Trillianes should perhaps learn a lesson or two from the fact that up to now, he is still facing libel charges brought about by his reckless maligning of innocent people. You see, hanggang doon lang kayo doon sa libel case kay Trillianes. Tapos yung naka-file na kaso laban sa inyo, tignan nyo naman kung gaano kabigat yung mga yon. Ikukumpara nyo, dahil sa ginagawang ito ni Trillianes, nagkakaso siya ng libel. Hindi siya pwedeng ipagkumpara eh. Okay? Yung tapang ni Trillianes, ulit-ulitin ko, ay dahil alam niya sa sarili niya na meron siyang ipinaglalaban. Hindi yan basta-bastang lalaban or papasok sa isang matinding laban na ganito kung wala siyang mga solido na ebidensya laban nga sa inyo. Good luck!